Police report assessment ng five-man advisory group sa courtesy resignation ng police officials malapit nang matapos. Kagday pa rin ito ng umunoy cover-up sa bilyong-bilyong pisong halaga ng illegal na droga na nasamsam sa Maynila noong 2022. Si Patrick De Jesus sa detalye. Sa siyam na buwang panunungkulan bilang PNP chief, sinabi ni Police General Rodolfo Azurin Jr. na wala siyang anumang pagsisisi at ginawa niya ang lahat ng mga kaya sa pagtimon ng pambansang pulisya. Sa Lunes, nakatakdang magretiro si Azurin kasabay ng kanyang 56 na kaarawan. Siguro marami tayong nabangga na dapat ay hindi natin banggain, but trabaho lang tayo eh. Diba? We set our targets, we were given objectives, and I think generally I can say that I was able to comply with those targets and objectives. Ano, no regrets. Wala pang pinapangalan ng papalit kay Azurin o kung ma-extend pa ang kanyang panunungkulan. Patapos naman ang sinasagawang assessment ng five-man advisory group na sumasala sa courtesy resignation ng mga police colonels at generals kaugnay ng issue ng illegal na droga. Kasunod na rin ito ng sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matatapos sa loob ng 2 linggo ang isinasagawang internal review sa hanay ng PNP. Hopefully, last meeting na namin today and we can wind up with whatever assessment or evidences we have against people who might be answering some charges siguro. Samantala, suportado ni Azurin ang sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na dapat malaman ng publiko ang katotohanan kaugnay ng umano'y cover-up sa 990 kilos ng shabu na nasabat sa Maynila noong nakaraang taon kung saan naaresto ang na-dismiss na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Ongoing ang investigation ng NAPOLCOM, so I don't want to preempt also the result of the investigation of the NAPOLCOM. So I do agree na siyempre may ebidensya, diba? But everything should be explained in the future by those people who are being accused. Una nang nakitaan ng pananagutang administratibo at kriminal ang 49 na pulis sa naturang drug raid base sa naging findings ng Special Task Group 990 ng PNP. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.